Hi guys, welcome back to my channel. Today ay may appointment ako sa aking immunologist. So nagpa-book ako ng first consultation with an immunologist. Doon na lang ako pupunta sa Asian Hospital sa Alabang kasi mas malapit dito sa amin. So titignan ko lang kasi wala namang masama. And medyo may kamahalan lang yung mga test. For sure, ipapatest sa akin yung 5 categories ng REPRODUCTIVE AUTOIMMUNE DISORDER. Bali sa dugo kasi yun. Hindi ko kasi napatest to before kasi nga medyo hesitant ako. Medyo mahal kasi. And kasi sabi ng mga infertility doctor, wala naman daw talagang scientific or concrete scientific evidence about REPRODUCTIVE AUTOIMMUNE DISORDER. Dun nga sa implantation. Kaya lang, yun nga, pagpunta mo dun sa immunologist, sasabihin nila na there is a big impact nga daw. If you have an immune disorder, maaaring makaka-affect daw yun sa implantation ng embryo and other issues pa. So, yun. Titignan ko na lang din and pupunta na lang din kami doon. Wala. Kesa naman mag-try kami ng mag-try tapos may immune problem pala ako. So, much better na lang din na cleared yung immune ako. And so, ayun, medyo malakas yung ulan. Inaantay ko na lang yung asawa ko kasi nag-site visit pa siya. So, tsaka umulan pa. So, alright, I'll see you later! So, hi guys, papunta na kami ngayon sa Alabang, sa Asian Hospital. Almost 9 o'clock in the evening. So, bago ako matulog, isi-share ko na lang sa inyo kung ano yung napag-usapan namin ng REPRODUCTIVE AUTOIMMUNE DISORDER kanina. So, ang consultation fee is 1,000 pesos and that was my initial consultation. Napakabait ng doctor, in-explain niya lahat-lahat and nakapagtanong din naman ako ng lahat-lahat ng gusto kong itanong. So, diniscuss na rin sa akin ng doctor kung ano yung mga criteria possible or kinakailangan mag-test ng REPRODUCTIVE AUTOIMMUNE. So, ang consultation fee is 1,000 pesos. Tinanong ako ng doctor kung meron daw akong HMO card and unfortunately, wala akong HMO card kasi yung filter ko is terminated na siya kasi dati pa yon nung employed pa ako, yung nagtatrabaho pa ako, libre lang yun ng employer. Nag-quit na ako ng job ko, wala na akong HMO. Same with my husband, wala din siyang HMO. So, it will be all out of pocket. So, binigyan niya ako ng request and na-refer niya ako dun sa labas ng Asian Hospital. Kasi kung sa loob ng Asian Hospital, ipapagawa medyo expensive. Dun niya ako din na sa tapat lang din ng Asian Hospital. Meron doon facility na gumagawa ng mga blood tests. And it is cheaper compared nga sa loob ng hospital. Yung mga pumupunta sa kanila is usually yung may mga recurrent miscarriage and later on, dumami daw yung patient nila kasi nga may mga unexplained infertility or may mga unexplained infertile couple na pumupunta sa kanila. And then lumalabas na nagpa-positive sa REPRODUCTIVE AUTOIMMUNE DISORDER or may autoimmune disorder. And then yung iba eventually nagpa-positive pregnancy, achieve yung pregnancy naturally. Pero ang sa akin naman, gusto ko lang talagang subukan kasi nga if ever na mag-try kami ng another IVF and mag-decide kami ng stimulated cycle or ipapablastosis na namin siya, at least paratag yung loob ko na wala akong immune problems. Kung hindi man siya mag-implant, maaari talagang chromosoma lang yung problem. Hindi naman talaga malalaman at hindi rin ma-explain ng mga doctor yan kasi dito sa Philippines, wala din naman talaga tayong tinatawag na PGS, yung pre-genetic screening. Tinanong ko na rin yun sa doctor. Sabi niya, if ever na gusto ng patient na mag-pre-genetic screening, binadala pa daw yun sa Thailand kasi dito sa Pilipinas, wala tayo na. So, sa pre-genetic screening kasi bago i-transfer yung blastocyst, i-screen muna nila yon lahat-lahat. Then, malalaman nila if it is viable for a pregnancy.
kasi malalaman nila through PGS kung chromosomally abnormal yung embryo. So, yung sa akin naman, dito sa immunotest, it's my choice, it's my option bago mag-proceed ng panibagong IVF. So, yun nga pala guys, if meron naman kayong card, health card, makukover siya as long as it is not fertility related. Kasi kahit anong HMO card or I am not sure, pero almost yung mga HMO card, hindi covered lahat ng fertility related blood test or any kind of test. Pero kasi yung repro-immuno o yung autoimmune disorder, if nag-positive ka doon, hindi lang naman fertility yung affected. Meron pang iba't ibang serious illness or diseases na sakop yung autoimmune, like lupus, kapag may frequent UTI ka. So yung immunologist mo, pwede nilang ilagay sa diagnosis. For example, yung kanang request, pwede nilang ilagay doon na this is to rule out lupus, this is to rule out yung kasi meron siyang frequent UTI or meron siyang this is to rule out parang thyroid problem, hyper or hypothyroidism kasi may mga factor na ganun. And then, kapag ganun yung ginawa ng immunologist, yung to rule out yung mga certain diseases, pwede siyang makover ng HMO. Pero kapag mainly fertility ang reason, hindi siya makakover. So, doon sa immunologist na napuntahan ko, tinanong yung kung meron akong HMO card and unfortunately nga wala akong. Bali yung pagpapatest ko ng autoimmune disorder. So, it is my choice. Tinanong ko yung kate doctors if okay lang ba na mag-autoimmune panel test ako. Sabi nila, yes, it's okay. It's your call. But for us, hindi ka namin pinipilit kasi they strongly believe na chromosomal talaga yung problem. Kung bakit hindi nag-develop yung embryo or hindi nag-implant. Kasi dun sa case namin, it is a natural IVF. It is a fresh day 2 transfer. So, we don't really know kung umabot na naga siya sa blastocyst stage. So, hindi natin alam. Compared doon sa stimulated cycle, kung saan kinukulture yung embryo up to day 5. Kung saan yun yung blastocyst. Ganong type ng culture, it's a blastocyst transfer and mas mataas talaga yung success rate nun. And also, doon naman sa case namin na natural IVF and day 2 transfer lang, downside doon is if nag-failed, hindi mo alam kung hanggang saan nag-stop yung embryo sa pag-develop. Kasi during the day 2, kahit maganda pa yung development niyan or yung cell division, kaya lang pagdating ng day 3, day 4, day 5, hindi mo alam. So, maaaring hanggang day 3 lang siya, maaaring hanggang day 4, and yes, maaaring hanggang day 5. However, pagdating ng day 5, pag blastocyst na, nag-blastocyst na siya, hindi naman doon natapos yun. Hindi naman natatapos yun yung process. Meron pa silang tinatawag na hatching, or kailangan niya mag-hatch, or kailangan niyang, in layman's term is, kailangan niyang lumabas sa shell. Parang ganon. May other instances din na may nag-failed ang hatching or hindi nakakalabas dun sa mismong parang shell. So, hanggang doon na lang siya. So, we don't really know. So, yun lang. Ang sa akin lang naman, mag-try kami. And it's a natural idea. It's a bit cheaper kumpara nga dun sa mini-simulation. Pero, kapag after nitong immuno ko, kapag cleared naman ako, wala naman akong problema, or if ever may makita silang problema, siguro ipapatreat ko muna yon. And then, bago kami susubok ng another IVF, this time siguro try namin yung simulated cycle. Pero may option naman kami kasi kapag natural IVF, ipapaculture namin hanggang day 5. Yun nga lang, mag-a-add kami ng parang 33,000 to 50,000, parang ganun. Unlike dito sa natural IVF, hanggang ma-transfer yung day 2 embryo, wala talaga kaming binabayaran sa culture ng day 1 and day 2. Even for the ICSI, wala kaming binabayaran. Ang binabayaran ng mamin is yung paggamit ng operating room for the oocyte pickup or for the harvest and for the monitoring. Usually naman sa monitoring, hindi naman ako masyadong nagpabalik-balik. Babalik lang. Pupunta lang ako sa day 2 for the initial baseline, ultrasound and blood test. And then babalik ako on the day 12. At pagbalik ko yan, usually sa day 12,
trigger na yun. And then, after 2 days, harvest na. So, nakakadalawang monitor lang ako usually kapag gano'n. Kaya medyo matipid. Unless may mga unexpected pang mangyari kagaya nung unang IVF ko na nag-freeze pa kami, additional payment. Pero yun, depende pa rin naman dito. So, let's see guys. Ilan na lang natin. So, that's all for today. Thank you very much guys for watching. And kung bago ka sa akin channel at hindi ka pa nakaka-subscribe at gusto mo mag-subscribe, please don't forget to click that subscribe button and click nyo na rin yung bell icon para ma-notify ka every time na mag-upload ako ng bagong video. So, yun lang. Thank you and bye for now.